Yes po, magandang araw po sa ating lahat, mga ka-coiners. At muli, ang aking taus-pusong pagpapasalamat po sa inyo ng mga supporters po at mga taga-panood po ng Coiners Ring. At ganoon din po, nais ko rin pasalamatan yung dalawang youth sa Maritan na nagbalik po, nagsahuli ng ating mga nawala. Yes po, nai-content ko na po. Noong una, ang aking bracelet na ito, na ito po ay gawa po sa mga sa isang barber dimes at dalawang dimes po na silver. Mga ka-coiners, sa napakahalaga po sa akin ng bracelet na ito kasi ito po ay nagre-representa sa aking tatlong anak na lalaki, mga ka-coiners. At ito po ay may mga rare at key dates po. So kahit papaano po ay talagang collectibles at rare valuables na rin po ang mga coins na nandito po sa aking bracelet na nawala nga po. At isa pong Good Samaritan ang talagang ibinalik po ito sa akin. Ipinos ko po ito sa FB noon at sa ilang araw lamang po ay tinawagan ako at sinabing nakita niya at ibinalik po na hindi man po tinanggap yung ating ibinibigay po na pabuya sa kanya. At ang aking content po sa araw na ito ay para po sa isang barber dimes. Yes po, barber's dimes na o barber's dime na naghahalaga po ng $2,000,000 sa auction. Bagamat yan po ay akin ang nai-content, pero noong pong i-content ko yan ay halos $1,000,000 pa lamang po, $1,000,000 pa lamang po at parang tumaas na po. At yan nga po, na-auction po sa Heritage Auctions. At kaya ko lang po idinagdag, mga ka-coiners, yung pagkawala po ng bracelet kong ito at ang muli niyang pagkakabalik ay dahil po na may na-experience na naman tayo, mga ka-coiners. Opo, hindi na naman po malilimutang experience ang nangyari sa atin kanina lamang, mga ka-coiners. Nabanggit kasi sa akin ng aking isang kasama sa trabaho dahil alam po niya na naghahanap po ako ng mga 1,000 pesos na bago, yung polymer na 1,000 po natin. At nasabi po niya na nag-withdraw siya kanina sa isang bangko na alam niyang may account din tayo doon. At sinabi niya na kung gusto ko po na magkaroon ng 1,000 pesos polymer ay subukan ko mag-withdraw, mga ka-coiners. At yun nga po ang ating ginawa. Parang minamalas po tayo kasi habang binibilang po yung withdraw natin sa na nakasalang po sa counting machine ng bangko ay nakita ko po puro dilaw. So ayun nga po, puro sila 500 pesos. At ang masakit po na nangyari, mga ka-coiners, nang ilagay po yan, nilagay ko po sa isang puting sobre at nang akin pong ibulsa na sa ating bag, sira po yung bag natin. Nahulog po pala ito, mga ka-coiners, na hindi ko po namamalayan. At dahil po may pasok tayo at may trabaho pa, ay dali-dali po na sumakay na po tayo ng kotse para bumalik po sa opisina. At sa side mirror po ay parang meron po akong napapansin na bumubisina at umiilaw, pero hindi ko po ito pinansin dahil nga po tayo ay nagmamadali para makarating po ng office, mga ka-coiners. At ilang distansya lamang po, siguro 3 minutes to 5 minutes lamang po ang layo ng bangko sa opisina po namin. At dahil nga po mas mabilis yung takbo natin ay hindi po tayo inabutan ng tao at sa opisina na lang po kami nagkita o nagpang-abot. At laking gulat ko po, mga ka-coiners, nang iabot po sa akin ni Sir yung sobre po na naglalaman ng ating withdraw na nalaglag na pera. At nagtignan ko po yung aking bagi, wala naman po pala doon. So bumaba po ako at nagkwentuhan muna kami ni Sir kung paano po yung nangyari. At nasabi nga po niya na pareho po kaming galing sa bangko at nang palabas na po kami, alos magkasabay lang, ay napansin po niya na nang sumakay po ako ng kotse dahil inayos ko yung bag ay nahulog po. At dahil nga po sa aking pagmamadali ay hindi ko na napansin na tinatawag pala po ako ni Sir.
At siyempre po, laging tuwa at pasasalamat ko sa isang good Samaritan na ito, mga kakoiners. At nang akin po siyang bigyan sana nga ng kahit panggas lamang ay umiling siya at inakbayan lamang ako. At sinabi po niya na hindi niya kailangan dahil hindi naman sa kanya ang pera niyan, but niya po daw na pag-iinteresan. At sinabi din niya sa akin na malay ko kung ito ay mayroon pong emergency paggagamitan. So kahit hindi po nagpa-picture si sir at hindi po nagpakilala, maraming salamat po. So dito na nga po tayo sa ating kinakontent na 1894 po na nabenta nga po sa isang auction sa US. At ito po ay na-picture po sa Pax TV. So napakamahal po ng pagkakabenta ng isang one dime, mga kakoiners, na may taon po na 1894S. So kung kayo po ay may mga ganitong klase po ng barya, pag-check po mga kakoiners, at baka ang hawak po ninyo ay 1894 na barber dime na ang mint mark po ay S. Mga kakoiners, ayon po sa history, ito po ay may bilang lamang po na halos 25 piraso, mga kakoiners. Kaya ito po ay napaka-rare. Isipin ninyo, 25 piraso lamang po at iilan na lamang po ang sinasabing nag-e-exist sa mga ito. Kaya yan nga po, napakamahal po ng kanyang presyo. At ito nga po ay napa-auction sa isa pong sikat na auction company. Yes po, Heritage Auction Company po. Yan po ang nakapagpa-auction po sa 1894 na baryang ito. Yan nga po ay nakakamangha po na $2 million po ang naging auction price po nito. At bagamat hindi po pinangalanan, ang isang napakayamang numismatis po na nakabili sa baryang ito, mga kakoiners, yan po ay talagang nagpapahiwatig po o nagpapakita na kapag ikaw po ay coin collector at o numismatis, kahit sa tingin po ng iba ay wala man niyang kakwenta-kwenta o walang kabagay-bagay, ayan po, $2 million po binili ng isang coin collector's numismatis ang isang one dime o simpleng barya kung titingnan po ito ng mga wala naman pong hilig sa pangongolekta po ng mga barya. Kaya muli po, i-check po ninyo yung inyong mga hawak na barber dimes at baka po mayroong nahihalo dyan na 1894. Tiyak po na hindi man yun maging $1 million ang halaga, ay tiyak po na mataas-taas na presyo po ang inyo pong magiging kabayaran kung yan po ay inyo pong ibebenta, mga ka-owners.